Hi guys, welcome to my channel, Karen Computers. Ako nga pala si Karen Pastrana, ang inyong IT hardware specialist. Ngayon guys, ang gagawin natin is laptop na Lenovo. Ang model niya is IdeaPad na Z570. Ang problema ng laptop na to guys is namamatay daw pag ginagamit. Hindi pa masyadong matagal, bigla na lang daw namamatay. So, check natin kung anong problema. At shoutout nga pala sa may-ari ng unit na to na si Bro Cyrus Borromeo at sa family niya na nagtiwala na paggawa yung kanilang unit. So, yun guys. Umpisa natin. Check na natin yung loob. At baka possible na problema nito is nag-overheat. Check natin yung loob. Baka mamaya madumi lang. Okay guys. Guys, makita natin na talagang madumi na siya. Talagang malaki ang chance na go overheat talaga siya. So, bubuksan natin itong part na to. Kasi usually, nandito na iipon yung pinaka dumi niya. Tapos, check na rin natin yung thermal paste kung baka tuyo na. Okay. Kung hindi natin kailangan buksan yung buong cover niya, dahil nandito naman na yung pinaka mismong kailangan natin. So kita nyo guys, tuyo na siya. Tigas na siya. Ayun na. Hindi na siya paste. Tuyo na yung mga thermal paste nya. So papalitan na rin natin. Check natin yung loob nito guys. Tabi muna natin itong laptop.
Ang populis ng chips dito, guys. Ito nalagyan kanina. Purpose nga pala guys ng heat thermal paste para yung init ng icy bilis mag-transfer dyan sa pinaka heat sink. Yun yung purpose ng pinaka thermal paste natin guys. Kaya kailangan meron siyang thermal paste. Para may hindi maipon yung init doon sa pinaka chips ng IC or nung pinaka-processor or anumang IC yung nag-overheat pag pinapandar. Okay. So ngayon i-sasara na natin siya. Kung nagbalik kayo ng heatsink, huwag niyo kalimutan ikabit yung pinaka-connector ng fan. Kasi hindi under yung blower niya. Pag nakalimutan niya ikabit, mag-overheat din siya. Useless yung ating nilagay na ano, na heat thermal paste. So, test na natin guys. Burn test natin siya. Tingnan natin kung mamatay pa rin siya. O mag-overheat pa rin. Automatic repair na siya guys kasi lagi siya namamatay. Sana hindi pa nasira yung pinaka windows niya. Blue screen siya guys. Keyboard stuck. So may keys na may stuck. Natin kung lalabas yung startup repair or yung system restore. Hey guys, hindi na talaga kayang i-ano siya, restore. So ang last option natin is i-reinstall siya or i-reformat siya para ma-repair yung pinaka-program niya. So, insert tayo ng buta bolt. Flash drive. Install tayo. Advice ko na rin naman na yung may-ari. Wala naman daw siyang kailangang files. So, i-clean format lang natin siya. Para pati yung mga virus mawala na rin. Sana lang hindi naapektuhan yung kanyang hard drive sa kaka-restart or sa kaka-shutdown. Pagka ganun guys, na napapansin nyo na ganun siya, mga ilang minuto or sabihin natin mga isang oras lang yan na nagagamit, bigla namamatay. So, mas advisable na ipacheck nyo na siya agad bago pa lumala yung problema ng laptop nyo. Kaya nga pala guys, kung gusto nyo makita yung pagpo-format ng Windows 10, panoorin nyo lang po yung isang video ko na ano, how to install Windows 10 para masundan nyo po kung ano po paano yung step by step na ginagawa. Yung backspace nya guys, yung ano, nagkakaproblema.
nag napindot siya mag-isa. Nagulat ako kasi binubura niya kusa yung ano yung laman ng ano ng text box. Okay, format na siya. Then install na tayo ng Windows. Kagaya niyan guys, sa nangyari sa kanya kasi ilang beses siya nag-auto shutdown. So natsyempohan na pabalik-balik na nangyayari na hanggat sa nasira na yung pinaka-Windows niya. Hindi na kaya ng system restore, hindi na kaya ng startup repair. So, format na yung pinaka-last option. Ang pinaka-worst scenario pa niyan is masira yung hard drive nyo. Kaka-auto shutdown ng unit. Hindi siya napaproper shutdown. So, yun nga guys. Kapag ganun yung nagiging encounter nyo sa laptop nyo or sa PC nyo, maganda na ipacheck nyo na siya or magtanong kayo sa mga kakilala nyo na marunong sa computer. Kasi minsan kaya nyo naman gawin eh. Kailangan nyo lang konting guide. So, hintayin natin siya matapos. Siya bro. Try ako ng ibang hard drive. Nalinis na rin yung kanyang wifi. Yan, medyo sabog yung Samsung speaker. Hey guys, ngayon nagpapalit na tayo ng hard drive. Dumating na yung hard drive ni Bro Cyrus. Ano siya, Seagate na 1TB ang ating ipapalit. Dahil yung kanyang hard drive is namamatay kapag mag-load na sa Windows. May mga bad sector na siya. Yan. So, ito yung kanyang hard drive. Original. Is 500 gig na Western. So, tanggalin muna natin yung mga lock. Bago. Ito siya. 1TB. Kita ba guys? Ayun. So, start. Ilagay yung kanyang natin. Kanyang bagong keyboard. Yan ay mga pinagbaltaan.
pala sa kanyang BIOS, dahil sa palitan natin yung ating first boot. Dapat ito yung ating first boot, yung ating bootable USB. So, paano i-change? F5 at F6 daw. So, F6 yung pag-up, then F5 yung pababa. So, F6 natin hanggang sa umabot siya dun sa taas. Then, F10 for save and exit. Yes. A few moments later. Hi guys, ngayon okay na yung ating ginawang laptop ni Bro Cyrus Borromeo. So, siya guys. Ayan. Ito yung kanyang lumang hard drive. So, success yung ating pagpapalit ng hard drive. So, thank you nga pala. Shout out sa may-ari nitong unit na to na si Bro Cyrus Borromeo. Thank you bro sa pagpapagawa ng laptop, sa pagtitiwala. So ito rin nga pala yung mga parts sa pinagpalitan, itong keyboard, yung lumang hard drive, tapos ito yung iyong bagong charger, nakakabit na. Kung gusto niyo po yung video na to, paki-like po and share. Then kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po. Then paki-click na rin po ng bell button sa tabi ng subscribe button para lagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. So, yun lang po. God bless!